Meron kayong makikitang kakaiba dito sa gitna ng bundok. Ay, hindi naman pala ito gitna ng bundok. Isang indication, guys, na meron ditong kuryente. Kasi may nagtitinda ng yelo. Siguro naisip nung may-ari. Kasi maraming dumadaan dito, guys, na naliligo sa mga sapa. Kasi maganda yung mga sapa dyan. Siguro naisip nung may-ari na magtinda siya ng yelo. Ang kagandahan kasi yung sa una nating vlog, di ba? Nakita nyo ba yung lugar na pinuntahan ko doon? Walang kuryente doon. Dito, meron na ditong kuryente sa part na to. Kita nyo naman, meron nagtitinda ng yelo. Pagdating natin sa unahan, meron dyang napakagandang dinadayo ng marami. Kahit mga tagalungsod ay pumupunta dito. Pupunta sa lugar na yun upang maligo. Lalo nung walang lockdown, nung summer, kapag ka-summer. Medyo kumuntoy nga lang yung naliligo ngayon, guys, kasi may nagkaroon ng lockdown. So hindi makaalis, hindi makalabas sa bahay. Pero ngayon medyo lumuluwag na. Marami nang pumupunta ngayon. Pasensya na kayo, nabubulol ako kasi naglalakad. Pero yung mga taga rito sa lugar na to, kasi hindi naman dito siksikan. Kita nyo naman, napaka simula dun sa bahay na dinaanan natin. Wala pang sumusunod na bahay, ganun yung distansya. Yung kapitbahay mo, kung nandito ka, guys, yung kapitbahay mo, mahigit 2 kilometro ang layo mo dun sa iyong kapitbahay. So, ganun. So, ang bumubuhay dun sa para mag tuloy-tuloy yung negosyo niya sa yelo, siguro yung mga dumaraan na maliligo dito sa park na to. Nakakapagod, nakakahingan. Kasi naglalakad tayo, guys, sa napakaraming mga kahoy. Pero sanay na sanay ako sa ganitong mga gawain. Maglakad sa bundok at pumunta sa mga bundok. So yung mga kasamahan ko nasa unahan na. So nakita nyo, wala pa tayong nakikitang sunod na bahay dito. Merong bahay na dadaanan tayo pero yung distansya niya almost 2 kilometers mula dun sa mga siguro 2 kilometers dito mula dun sa distansya. Tapos ang bahay na to meron ding kuryente. Ngayon dito sa park na to merong siguro magkakamag-anak ito. Dalawang bahay ang nandito at meron silang kuryente. Ayun, ang haba ng wire simula dun sa kalsada kung saan mayroong nakakabit na elektrisidad patungo dito sa bahaging ito. Yun, meron siyang kawad ng kuryente, guys. Merong tumutugtog na radyo. So maraming tao dito, siguro merong okasyon sila dito, guys, itong panahon na to na lumuluwag na dito sa amin sa Kamsur. Kasi zero COVID na po kami dito. Kaya siguro maraming nag-quarantine dito galing sa Maynila. Kamag-anak siguro nila ito. Kasi napakagandang lugar nito, guys. Meron kang kuryente. Napakalayo mo sa marami. Safe na safe ka dito. Nasa gitna ka ng napakaraming nyug. So kung galing ka ng Maynila at nababalitaan mo na yung magkakaroon ng lockdown, magkakaroon doon ng yun nga lockdown kasi nga pinipigil ng pamahalaan natin yung pagdami ng yung COVID cases. So yung mga taga rito na naninirahan na doon ng matagal, ang ginawa nila, guys, umuwi sila para eto, meron tayong mga puno dito. Siguro yung may-ari nito nagtanim ng mga jimilina.
So ang ginawa nila nung mga nakatira doon ay umuwi dito pansamantala para dito palipasin ang lockdown. Siyempre, pwede ba namang mawala si Kuya Warren? Malapit na tayo sa sapa. Malapit na tayo sa sapa. Narinig na natin yung lagaslas ng tubig. Siyempre, si Kuya Warren yung umaayos ng settings ng aking YouTube channel. Kaya every time na may lakad ako, ay siyempre, pwede ba namang wala siya. May nag-ano pa na? May nagpapa-shoutout. Sino nagpapa-shoutout? Yung dati kong katrabaho sa Chowking. Yung dating katrabaho ni Kuya Warren sa Chowking ay nagpapa-shoutout at ang kanyang pangalan ay? Ano, si Kuya Larry Castillo. Shoutout para kay Kuya Larry Castillo ng Chowking SM Naga. Tapos si Kumusta Kuya Gino. Po kayo? At si Kuya Gino ng SM din? Oo, SM Chowking. So kumusta po kayo? Salamat sa ano, sa panonood. Salamat sa panonood at salamat din sa suporta. Nandito na tayo guys sa sapa. Ang sapang ito ay napakalinaw din. Karugtong ito nung pupuntahan natin batis. Tapos ang kwento dun sa batis na yon, ang maraming tao nung araw guys, dun nila halos kinukuha ang kanilang ikinabubuhay kasama na kami dun. So ayan o, ang sapa. Mahabang lakarin ito. Tapos ang tubig na dumadaloy dito guys ay nagsusupply ng irrigation doon sa mga sakahan doon sa ibaba. So siguro yan nga. Yan yung sapa. Tapos aakyat kami dito sa bahaging ito. At meron kaming mga kapitbahay na kasama. Siguro 1 hour na kami naglalakad simula dun sa highway. At umalis kami sa bahay ng 8:30 in the morning. Talagang usapan na namin yung kagabi na pupunta kami dito. Oops! ganito ang buhay guys sa bundok kapag ka naglalakad. Ayan oh, kitang-kita ang sapa, ang linaw. So dyan sa sapang yan, maraming nakukuhang mga pwedeng kainin. Merong mga river crabs dyan na tinatawag guys. Dito sa amin tinatawag na ugama. Tapos, marami din dyang mga tinatawag na mga susong pilipit. Mangunguha tayo nyan mamaya. At papakita ko sa inyo kung paano siyang iniluluto. So napakaraming mga pagpumunta ka sa loob ng gubat guys, marami kang makikitang mga unusual, yung mga hindi pa nakikita ng marami, lalo na yung mga nakatira sa mga lungsod, hindi familiar sa ganitong lugar. Pero ako ay sanay ko na sila, sanay na ako makita sila. So naririnig niyo yung lagaslas ng tubig na napakalinaw, napakalamig, sariwang-sariwa. Ang tubig na yun guys ay nagbibigay ng irrigasyon sa mga sakahan dun sa ibaba. So yung huminto yung mga kasamahan ko, titingnan natin kung ano ang meron dahil mayroong naliligong mga bata sa batisan. Ano meron dyan? Ayun oh. Ayun oh. Ganda, ang sarap. Teka sandali. Iyan mo, i-back camera mo. Alat na. Yan, ganyan dito guys. Ganyan kasimple ang pamumuhay dito. So, merong dalawang batang naliligo sa sapa. Kita nyo naman, napakalinaw. Say hi! Hi! Masarap maligo? Ha? Taga rito kayo? Yung isa oo, yung isa hindi. Saan? Dito kami. Ano apelyido mo? Dilosay. Anong grade mo na? 6. Mag-grade 7? Nag-enroll ka na? Saan? Hubo? Okay. Oh, hi uli. Isang vertical naman dyan o. Marunong hindi? Hindi, okay. Thank you.
So yun nga guys, marami tayong nasa lubong. Hindi nyo nakita kasi naka-flip yung camera natin. So papakita ko sa inyo itong isang part dito sa bahaging ito guys. Nagkakaroon dito ng flash flood. Kasi nga, di ba, bundok na sa mataas ng bahagi. Kung minsan, may time na lumalakas ang ulan dito sa bundok, pero sa ibaba, wala namang ulan. So kapag ka lumakas yung ulan sa bundok, guys, ang nangyayari, biglang tataas yung tubig dito, umaagos ng mabilis at malakas patungo sa bahaging ito. Yun yung tinatawag na flash flood. Dito sa amin, ang tawag... Alag-alag na yung haning ano. Ilat lang. O ano? Papakita natin ang tubig. Ayun. Napakalinaw. Pero guys, ito ay... kuminsan sabi ko nga, nagkakaroon dito ng flash floods. Kapag ka napakalakas ng ulan dito sa part na to, sa taas, biglang tumataas yung tubig dyan at inaanod yung malakas yung di alam niyo naman yung flash flood ko anong ibig sabihin noon. Pero kapag ka nagkaroon ng malakas na pagbaha dito, ito ay nangangahulugan ng tubig doon sa mga sakahan sa baba. Kaya yung mga magsasaka nagkakaroon ng tubig sa kanilang mga sakahan. Alam nyo naman, kung walang tubig sa mga sakahan, di hindi lalago yung kanilang mga tanim na palay. Napakagandang pumunta sa ganito kasi talagang ang pawis mo ay ganun na lang. Sobrang pawis. So nandito na tayo sa bukal ng tubig. Tinatawag ito sa amin na mata kasi meron siyang dalawang butas. Doon sa dalawang butas na yon ay lumalabas ang tubig, pero siguro ngayon hindi na siya ganun. Nabago na ang kanyang itsura. Meron ditong napakalaking mga saksi ng nakaraan, napakalaking puno ng mga kahoy na hindi mo aakalain meron pang ganito kalalaking mga puno, guys, oh. Mga century old na puno ng kahoy. So ganito kalalaki ang mga ugat niya, guys, oh. Mataas pa sa akin yung kanyang ugat. Tabi-tabi po. Taas ng tao. Napakalaki. Tapos yung kanyang ugat. Makita mo, mataas pa sa akin. Yan yung kanyang ugat, oh. Ang laki. Napakalaking puno ng kahoy nito, guys. Kita mo yung ugat yan. Dinadaanan na yan, guys, oh. So, ganun siya kalalaki. Ganun dito. So, buti naman. At meron pang mga ganitong uri ng kahoy na hindi pa napuputol, nandito pa rin, malaking tulong sa kalikasan. So, pag nakakita tayo ng ganitong puno, guys, ang pakiramdam natin, parang isang malaking pag-asa, parang ganon. Malaking tulong sa kalikasan. Yung ugat niya mataas pa sa akin, guys, so ang laki. Siguro century old na puno na ito, mahigit pa. Kung hindi ko nagkakamali, ito yung tinatawag na puno ng dao. Kahoy na dao. At meron pang ibang mga naglalakihan at mga nagtataasang puno dito. Yan, oh. Buti naman at meron pa palang, at meron din ditong butong. So far, ito yung pinakamalaking puno, guys, na nakita ko sa ngayon na meron pa dito. Siguro yung may-ari ng lupa ayaw itong galawin. Kasi parang souvenir ito ng nakaraan, no? Ang laki. Hindi mo aakalain na meron pang ganito kalaking puno dito, oh.
Yung ugat niya guys, oh. Ugat yan, nakikita niyo yan. Yun. So, napakalaking ugat ng kahoy. Mataas pa sa akin yung ugat ng kahoy na to. At meron din siyang mga alagang butong, thank you very much. At nagpaparami ka rin. Malalaki rin. So, nandito na tayo guys sa bukal ng tubig na tinatawag na mata. So, katulad din ito nung bukal na pinuntahan natin. Potable din yung tubig. So, makita mo kung gaano siya kalinaw guys. Oh. At mayroong dalawang tubo. Ang dalawang tubong ito ay nagsusupply ng tubig doon sa ibabang bahagi sa park, doon sa park na doon sa community dinaanan natin. So yan. So tinatawag tong mata kasi meron siyang nung araw guys, meron tong dalawang maliliit na butas na doon lumalabas yung bukal ng tubig. So ganun kalinaw, kitang-kita mo yung bato. See? Ang sarap, ang lamig ng tubig, parang ang lamig ng tubig guys. So lumalabas din siya sa isang napakalaking puno. Tapos dun sa may itaas, merong mga malalaking puno ng kahoy. Yun, no? Sa taas na yun, merong mga malalaking puno ng kahoy. And then, sa ibaba noon, lumalabas na tong mga fresh water. Yung mga itong batis na to. At itong batis na to, guys, hindi to natutuyo. May ulan, summer, kahit hindi. May ulan sa wala, kahit na summer, tuloy-tuloy ang tubig dito. Guys, itong maliit na sapang ito, kung saan dumadali yung tubig na galing doon sa malaking bukal, yung tinatawag na mata water stream. Nung araw ito ay napakaraming mga river crabs dito, tinatawag na amumungko, tsaka yung mga susungpilipit. Kaya lang sa paglipas ng panahon, konti na lang siya. Meron dito nahuli ng napakalaking igat. So, napakalaking igat niya dito sa park na to. Kasi kahit na mga igat, marami dito guys. Dito sa bahagi ito, merong mga tumataas na mga igat, yung mga malalaking tinatawag ditong kasili, sa Tagalog tinatawag na igat. Kaya itong malaking punong ito guys, na tingnan nyo, mataas pa sa atin yung ugat, ay saksi ito sa mga nakaraan. Kung ano ang mga naganap dito ng araw, dito sa itong punong ito, kung makakapagsalita lang ang makakapagkwento. Guys, papunta naman tayo ngayon sa paliguan, yung dinaanan nating batis kanina. Maliligo tayo doon. Kapag ka pumupunta dito, ang uwi, pag uwi, doon na ang daan. Tapos, naliligo. Magpapa-fresh tayo guys. Kasi nga, masyadong pawis ang inilabas natin. Masyadong pawis ang kumbaga nag-exercise parang nag-gym sa sobrang so ganyan ang ginagawa dito pagka kung ano yung mga kailanganin niyo galimbawa kinukuha niya tapos pag uwi ganyan ang mga ayos namin guys.
Oy, baka mali yung daang tinatak natin, guys. Tama ba? Tumbagan ni Sir, mapatag na daan. Ito na yung flat na lupa, guys, na sinasabing may mga community raw na nanirahan dito nung araw. Ngayon, ang nilalakad natin ngayon, papauwi na tayo doon sa bahay. Dadaan tayo doon sa mga batis na nakita natin kanina. Maliligo tayo doon. 1, 2, 3, come on! Isa pa sa dinadayong baliguan at pasyalan dito, guys, itong tinatawag na lambingan. Napakasarap ng tubig, napakalamig.